iba ako dinaan. So ayun mga Pards, good day sa inyo. At sana okay na tong aking audio ngayon. Kasi ilang beses na naman ako nagtry. Pangit ng mga audio ko. Mabira talagang mic to. Kailan kaya ako magkakaroon ng mic na maganda-ganda? Palpak ang aking mic. Masyado siyang mawing noise or ano yun, tawag doon, makrack. Cracking sounds, mga ganun. So for today's video mga Pards, konting feedback lang sa ginagamit kong engine oil, yan. Shoutout nga pala sa'yo, yan Pards, shoutout sa'yo. Siya kasi yung nagsabi na try ko yung AMS oil, yan. Okay naman siya. Oops, siksikan dito, kaya ayaw ko dumaan dito kasi ganito din yung sistema dito eh. Dapat dun ako sa ano eh, kabila eh. Kalanganin yung mga sasakyan na nakapila dun. Pero okay lang yun, may dahilan siguro ang lahat ng bagay kaya dito ako dinaan. Isang linggo na mahigit na gamit ko tong AMS oil, hindi ko na naririnig yung tikitik, yung tik-tik issue. Kasi na-mention ko naman na may time, sabi ko nga, sad to say, pero hindi nawala yung tik-tik. Pero nag-less siya sa isang linggo, yan, makaka-experience ako ng mga dalawang beses, yan, na ginagamit ko sa isang linggo, mga ganun. Pero ngayon, isang linggo na mahigit na gamit ko itong AMS oil, hindi ko na naririnig yung tik-tik. Hanggang sa ngayon naman, inaobserbahan ko pa rin kung babalik pa. Yan mamaya, pag-uwi ko ng bahay, check ko na naman. Pag umaga, alis, pag-uwi sa bahay, check ko. Wala, wala talaga. Maski mainit ang panahon, hindi ko na naririnig yung tik-tik na yon. Siguro, isa rin ng dahilan nga, yung engine oil na ginagamit. Masasabi ko talaga na kahit na pare-parehas ng viscosity, pero magkakaiba ng mga manufacturer, magkakaiba talaga sila ng, ano, ng performance. Ito nga to, made in US AMS oil, yan ba, ang daming sinasabi na approved by ganito ganyan, may mga approval naman yan eh, kumbaga dumaan sa masusing investigasyon. Alam mo, krimen eh, no? Masusing pananaliksik o pagtest, yan. Pero kahit na yung iba dumaan sa mga ganong mga test, meron pa rin talagang laging may mas the best, yan. Sasabi ko naman sa ngayon na okay naman tong AMS oil. Titingnan ko pa rin in a long run talaga. Kasi doon talaga natin makikita. Isa sa mga dahilan kung ba't ayaw dumaan dito kasi ganito. Ganito sistema dito. Nakaharang kasi yung footbridge na yun. Eh, no? Imbis na ilang lane pa yung masasakop. Sa panahon kasi ngayon mga Pards, pansin nyo, ang daming naglipa ng mga engine oil talaga. Mga bago, di ba? Alam nyo naman, pag sa social media, ganun talaga. Kanya-kanya silang pinopromote na engine oil o kahit anong mga product. Ang daming mga pambato ng iba about sa mga engine oil. Iba pa rin talaga yung nasusubukan natin. At may naririnig na naman akong ingay dito sa aking motor. So, pakiwari ko parang sa CVT. Baka sa may bandang sa lining, maluwag na siguro yung parang ano, circlip ba yun ang kinakabit, ano, nandun banda sa may pinaka-lining. At sa panunod ko pala mga parts ng YouTube, meron din palang isang nag, hindi ko lang kung pinopromote, isa siya sa mga kilalang mga vlogger din, at AMS oil lang gamit niya sa ano, sa big bike niya, then sa mga scooter, yan. Hindi ko lang kung sponsor sa kanya yon. Marami kasing sponsor din yung taong yun eh. May katabi tayong ADB dito. Ganda rin ang ADB, no? Kulay matte black. At shoutout ka pala sa may-ari ng motor na yung NMAX nandun sa bahay. At kamusta na kaya siya, okay na kaya siya? Sabi ko kasi sa kanya mga parts, magpa ano, CT scan bago gastusan yung motor. Kasi ano eh, may tama yung ulo niya eh, mahirap na. Wala namang ginawang test nung dinala siya sa hospital. Sabi ko, mapa-CT scan sa ulo. Mahirap na magkaroon ng namuong dugo sa ulo. Ba? Gusto ko palang magkaroon mga parts ng ano, ng diagnostic tools. Maski yung ano lang, yung mga Dr. Api ba yun? Api, yung ganun. So lang, hindi pa kaya ng budget eh. Hindi ko, nakita ko sa online, ang bintahan ng mga parts, parang mga 12,000 to 15,000. Tapos yung MST, yan, 500 ba yun? Basta yung MST na yung mga yung bago ngayon, nasa 20 plus,
Mahirap naman bumili ng second hand na diagnostic tools kasi baka mamaya may sira eh. Maliban na lang kung may kakilala tayong nagbebenta na sa murang alaga. Kahit second hand, basta good, in good condition saka updated. Kasi pagka lang po eh, na-update din yung ganun mga diagnostic tools eh. Masarap din siya sa diretsuhan. Doon yan sa katawan ng engine oil na to. Samahan nyo ng konting bilis kuya. Delikado yan. Uy, walang nakapwesto sa pwesto ko. Good yan, good. Ngayon mga parts. Dati pag maparada ako dito banda, dati ha, hindi pa nagpapalit ng engine oil, yung ang gamit ko pa eh yung kulay itim yung lalagyan o yung dilaw na ngayon. Dati pag kumaparada ako dito mga parts, pag nakaganyan ako, dinig na dinig ko yung tik-tik. Pero yung time na ano, time na ano yung mga parts, yung time na nagpalit nga ako ng engine oil, yun yung last na ginamit ko, okay din naman siya. Okay naman din yun. Pero mas nagbe-base na lang talaga ako sa pakiramdam. Mas maganda naman tong gamit ko ngayon. Op, antayin ko muna yung sundo ko mga parts. Ah, hindi, sundo. Yung susunduin ko pala. Oh. Ako, may nagbabike pa sa gitna. Napa po. Tingnan na lang naman to, feedback. Yan. Tingnan pa rin naman natin sa in a long run talaga kung magiging maganda yung kalalabasan. Nanay sa pag-change oil. Titingnan ko kung maganda pa yung langis. So, yun lang siguro for today mga par. Tingnan natin in a long run kung magiging maganda tong AMS oil na gamit ko. So, yun lang for today. Salamat!